Akala ko talaga is mag-haul nung mga nagpamili ko nitong February. But, unfortunately, si Daddy, ginising ako kanina. Tapos, inutusan niya ako na ako daw yung umattend ng meeting today at 10 a.m. sa Tessin. So, wala akong choice kundi sundin sila. So, mamaya, pagka-uwi ko, mag-haul na rin ako. Tapos, try ko mag-vlog dun sa meeting na attendan ko. Pero sabi kasi, baka daw pagalitan lang ako kapag nakita akong video. Pero try ko, patago. Insert ko na lang yung clip mamaya kapag nakapag-video ako. So, ayun lang. I'll see you guys later. Bye! Dito na ako sa loob ng Tessin. And i-fill upan ko lang tong visitor slip nila. Nandito na ba ngayon? Pwede mo. I just got home from the hauler operate. Basta ayun na. Meeting ng mga hauler sa Tessin. So may pakain pa silang KFC. Yun lang yung na-videohan ko during the meeting. Kasi sobrang nahihiya talaga ako kung mag-video ako dun. Tsaka mukhang confidential kasi yung meeting, kaya ayun, di na ako nakapag-vlog. Yung pagkain na lang talagang KFC yung na-vlog ko kasi yun naman talaga yung hinihintay ko, kaya umattend ako yung meeting. Kasi nakita ko dati sa daddy ko, after ni umattend ng meeting, may uuwi siyang maraming KFC. Kaya pilitan ako umatin kasi inisip ko na lang para sa KFC. So, ayun! Ito na ako! Nakauwi na ako and mag-start na ako mag nung Feb 4 pumunta kami sa Subic. Iyon yung makikita nyo sa recent video ko na road trip plus Mommy's birthday, kasi sinelebrate namin doon yung birthday ni Mommy. So, nung nag-ano kami, pumunta ng Subic, dumaan na rin kami sa Harbor Point. So, ang napamali ko doon ay pumunta muna kami sa Uniqlo na bili ko ng dalawang shorts. Pambata talaga siya. And nakita ni Mami na 200 lang yung isa. So, binili na niya ako. Ang size ko sa kids, ayun, ang kids talaga siya. Kids. Size ko doon ay large. Tapos, sale talaga siya. As in, red ang kinuha ko kasi parang bagay siya sa pang-alis, ganun. Kasi para siyang pang-bahay lang talaga yung tela niya. Sweat, short, ganun. Kaya yung color red, pwede siyang pang-alis ng bahay. Para sa akin. And then, dapat kukuhanin kong kulay is red and dark blue. Parang suot ko ngayon, dark blue. Para pwedeng formal na pang-alis. Kaso, walang size na available na large. Ito na lang.
itong color na lang na to ang nakuha ko. Ito. Pakita ko yung original price. Ito yung original price niya, $390. Tapos nag-sale, naging $290. Tapos nag-sale ulit, naging $190 na lang. So, yun yung nabili ko, $190. San ka pa? Pambata. Tapos, nung umakit kami sa second floor ng Harbor Point, nakita ko yung Fudge Rock na store. So, pumasok ako. And, naghahanap talaga ako ng backpack na hindi siya leather. Nylon lang, or basta tela, yung pinaka-bag niya. So, eto, nakita ko. Actually, si Mami talaga yung namihingi niyan. Diba? Cute niya. Saka, meron siyang secret na pocket dito sa likod para dyan malalagay yung mga valuables mo kapag nag-commute ka. Kasi ako, kapag nag-commute talaga ako, ganito yung pagsuot ko ng backpack. Nasa front talaga siya. Nalagay ko talaga siya sa front para di ako matapawad. Kami naman sa Pilipinas. Then, sunod ko nabili sa Fudge Rock is pair of socks. Cute siya kasi yung 100. Binilhan kasi ni kuya yung girlfriend niya. So, ako rin napagaya na lang. Yung socks nga pala 100. 100 pesos. Tapos ito, 850 pesos na. Sulit naman yung price na yun. So, marami siyang mailalaman. Gusto nyo yung malaman kung ano yung nasa loob na to, please comment down below. May 8 naman, pumunta kami ni Mami sa SM North. So, bagong kulay kasi ko noon. The day before, kami pumunta na SM North. And, ang suot ko noon ay white polo short. And, nung natuyo yung, basa pa yung buhok ko noon, nung sinuot ko yung white polo short. Polo shirt. Tapos, ayun na nga, di basa. E di, kumapit yung kulay niya sa white. Eh, dark to. Medyo bagong kulay. Eh, nagaan pa. Humahawa yung kulay niya sa mga damit. Kahit sa tuwalya, ganun. Kaya kapag papakulay kayo ng itim, dark color ang suot nyo mga damit. Kasi, humahawa after. So, ayun na nga. White shirt yung suot ko. Then, nagkaroon ng mancha. Ganyan. Ang awkward tingnan. Tsaka, pinagtitinginan ako ng tao. Lahat ng makakasalubong ko, tinitingnan nila yung shirt ko. So, ayun. Napabili ko sa H&M. Ng crop top. Ano siya, pambata talaga. Kasi ang mga size na nakalagay ay US. 10 to 12 years old. Diba? Pambata talaga siya, crop top. Kasi naman siya sa akin kasi nga, pang kids talaga yung size ko. Diba? Cute niya. And naka-sale siya. Dating 400 plus yata. Tapos nabili namin ni Mami ng 200. Tapos pagkabayad sa counter, syempre, so kasi wala na akong choice. Kesa pagtinginan ako ng tao, diba? Then, pumasok kami sa department store. Tapos, naka-sale pala. Halos lahat ng items doon naka-sale. Lalo na sa mga damit. So, namili na rin kami ni Mami. Ito yung nabili ko. Actually, ayaw ko nga, bilhin. Kasi nangihinayang ako. Eh, sabi naman ni Mami, maganda daw, tapos bagay sa akin. Barbie siya, na t-shirt. Pero maluwag siya sa akin. Tapos, yung mga ka-close friends, ko, since high school, alam nyo naman na mahilig talaga ako sa Barbie. So, Barbie girl! Maluwag siya sa ako. Promise. Kaya ayaw kong bilhin. Maluwag kasi. Small na to.
dati siyang 399.75 tapos 50% off. Kaya 200 na lang. 200 siya. Then next ay these jeans. Nakita namin siya ni Mami sa True Love section. Yung mga tindahan sa SM Departments. SM Department Store na puro denim. Mga tindahan. Na pang jeans. So, dati siyang 799.75 but nakit niya sa 0.75 and 50% off kaya for mga 400 na. Cute niya. Para siyang boyfriend jeans or mom jeans kasi malawag siya sa akin. Tapos, ang gusto ko kasi sa mga pants, yung meron siyang rip sa sanina part. Kasi ayoko yung naano yung ano ko, yung tuhod, yung kumikis-kis sa pants, lalo na kapag skinny jeans. Gusto ko talaga yung ni Mami, may sarili na akong power pump. So, nagkaroon talaga kami ng power pump. Kaso, wala kaming mahanap na yung may mga brand na naisipan niyang pumunta ng Miniso at bumili doon ng power pump. Actually, ang cute niya kasi rose gold siya. Tapos may case siyang jelly. Cute niya. Bye. And then, pumunta kami sa yung price. Pero alam ko sale din. So, yung power bank nga pala nasa 800 plus yata. So, basta, puntahan nyo na ng Miniso. So, ayun lang lahat ng napamili ko these 2 weeks ng Feb. Kasi dapat, dati pa akong magagawa ng video about haul. Yung December, kaso, ang nangyayari kasi, pagkabili ko, ginagamit ko agad. E di, hindi ko na siya na-haul, hindi ko na na-video na. So, ngayon, ang gagawin ko na lang ay, kunwari, may nabili na ako na isang basta ganun, isang bilihan. I-video ko na agad katulad nito. Kesa maipon na maipon, eh, hindi ko naman na-video kasi nga, ginagamit ko na siya. So, ayun lang! Pero mas marami nung January tsaka last year December kasi nga kasi Christmas and after Christmas so same and that's it. Bye! Thank you for watching. Hope you enjoyed. Please give me a thumbs up if you enjoyed this video and please subscribe for more updates.